Patimbo siya lahat. Tama si Rosario, Mang Manuel. Patimbo naman ikaw lahat. Alam mo, Mang Manuel, bata pa ako na nakarating ako sa syudad. Naghirap din ako at nagutom. Gininaw at wala akong mga sapatos. Natulog ako sa alsada, sa mga karton galing sa bodega. Pero hindi ko ginawang magnakaw ni isang tinapay sa pinasukan ko. Pero hindi naman lahat katulad mo, Lata. Paalis na ako. Hindi ko na maihintay pa si Mercedes. Pero kung sinabi ni Ate Mechie na pupunta siya, siguradong darating siya, Lata. Hintayin mo na siya. Sige na. Ano ba kayo sa hagdan, Cordelio? Lumuwag na ang mga carpet holders. Hindi ba tama ako? Ano masasabi mo? Hindi pa ako nagva-vacuum, Berenice. Anong iniisip mo, ha? Eh, di may gumalaw sa carpet sa hagdanan para siguro may mahulog. Kaya ayun, may nangyari na nga, hindi ba? Huwag ka mag-isip na ganyan, hmm? Oo, iba ang dapat na mabiktima. Pero may Diyos na nakatingin, Cordelio. Mag-iingat ka sa sasabihin mo. Baka marinig ka. Pero kasalanan ang gagawin nila sa babaeng yun. Umalis na lang kasi siya sa bahay na to. Pero in love siya. Hindi siya mamahalin ni Ori Luis. Bakit niya niloloko? Pumapayag naman siya. Ayaw mo kasi sa kanya, Cordelio. Ayoko sa kanya noon, pero okay na. Isa na lang siyang pakialamerang umahag lang sa mga plano ko, yun lang. Plano mo? Oo. Yun na yung pakasalan si Digna. Pero, bakit siya? Hindi kaila sa akin na may gusto sa akin si Digna. Mabubuhay kami na maayos sa mamanahin niya at sa kikitain ko. Pero nasira ang lahat ng tupating ang babaeng yun. Ngayon, hindi man lang ako mating na ni Digna. Pwede mo pa rin naman siyang pakasalan. Sa ugali ni Malvina ngayon, hindi ko magagawa yung imposible yung sinasabi mo. Pwede niya akong palayasin. Pero hindi naman kasalanan ni Mercedes ang ginawa sa'yo ni Santiago. Ha? O kung ano man ang gawin ni Sir Jorge Luis at ng mama niya. Basta kailangan lumayas ang babaeng yun sa bahay na to. Hindi ba pwedeng hindi? Kailangan ko na talagang umalis sa Rosario. Hindi ko na siya mahihintay. Pakisabi nila kay Mechie na dumaan ako para turuan siya sana magmaneho. Bukas na lang ulit. Sige po, Mang Manuel. Sige, Laka. Ihahatid na kita sa pintuan. Aalis na ako. Sira na 3-8. Siguro pag nasa tamang edad ka na, masyado ka pang bata. Siguro mahal mo pa rin si Ate Mechie, tama ba? Pero may asawa na siya ngayon at wala siyang gusto sa'yo. 3-9-6. Isa pa, kung alam mo lang, marami kayo mayamang lalaki ang gustong manligaw sa kanya. Kaya hindi ka mapapansin nun. Iwan, 3-9-6? Rosario. Tumoy? Baka hindi mo ako kilala. Ano yun, Lata? Sabihin mo lang. Kung gusto mo, Liliwi, kasi nga, kung sa mag-text mo. Bang-bang. Ano naman ang ibig sabihin nun? Malalaman mo rin, Rosario. Bang-bang ba ito? Malapit na. Sige, good night. Saan mo parang magkasaya? Medyo. Nakilala niya yata ako, Yaya. Pero imposible yun, Mang Magnolia. Kung tinignan niya ako, walang galit. Wala ang pinakamamahal kong anak. Kailangan ko siyang tulungan. Gusto ko siyang tulungan makalabas sa problema niya. Pero paano, Mang Magnolia? Maghahanap ako ng abogado para makalabas siya ng kulungan. Kung hindi, kahit man lang bumaba ang sentensya niya, okay na yun. Pero mangangailangan kayo ng malaking pera. Oo, kaya nahingi ako ng tulong sa asawa ko. Saan ka pupunta? Dadalawin ko sa ospital ang asawa ko. Hindi pwede. At bakit naman? Hindi ka pwede pumunta doon sa ospital. Lalo na't ayaw ka makita ni Jorge Luis. Wala akong pakialam. Pupunta ako dahil asawa ko siya at gusto ko siyang makita. At hindi mo ako mapipigilan. Pero nagbili na siya sa mga staff doon na huwag kang papasukin. Hoy, natatakot naman ako. Pasensya na, Madam Malvina. Akala mo siguro maniniwala ako sa'yo, no? Anong akala mo sa akin? Ganun ako katanga? Ay, ngayon ko lang nalaman na mahina ka umintindi. Makinig ka. Kung merong magtangkang pumigil sa akin para makita ko siya, magwawala ako dun sa ospital para marinig ako ng lahat ng tao. Oh, talaga? Hindi pwedeng tumanggap ng mga bisita ang anak ko dahil gusto niya ng katahimikan. Oo, sige na nga. Kung hindi ka sasama kay Fabiola, kung kanina man dito sa bahay natin, hindi na rin ako pupunta. Ano ibig mo sabihin? At bakit hindi ko naman dadalawin ang anak ko? Ay, edi dadalawin ko sa asawa ko siya, baka nakakalimutan. Ba ang sabi mo, mahal mo siya? Kung totoo yun, huwag mo na siyang abalahin pa. Ah, di ba? Huwag niyo akong gagawin tanga. Hindi na ako bata, no? Anong akala mo? Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. Gusto mo kasi na magkamabutihan si Jorge Luis at ang malalim na babae niyo. Para isipin niyo wala akong kwenta na pinabaya ko ang asawa ko. Pero pasensya ka na, hindi mo ako mapipigilan. Dahil sa kahoy na ako hindi na, hindi ko alam na maago na babae niya ang asawa ko. Lalong-lalo na ngayon na pinagbubuntis ko ang anak niya.
Ano, sa'yo mo? Hindi mo nagustuhan ang narinig mo sa akin.